Hello mga lalabs, hello! Good morning sa inyo and good evening sa amin, okay? Hindi gumagana ang aking ano. Alam nyo ba, ako ay magluluto ng tuna flakes spring rolls. Tuturuan ko kayo. Dapat ang aking halo ay sky plates as long as I never go to the Philippine store. Ako yung may biscuit. Pwede to guys. Basta salty. Salty biscuit. Hindi siya matamis. So, ang ating luluto ngayon ay tuna flakes spring rolls. So, meron ako dito spring rolls na pang-wrap. At meron ako biscuit. Dapat sky plates. Pero ako yung walang sky plates. Hello, hello! At si Maring Rose yung isa. At tuna guys. Tuna. Ayan. Hello, Maring Rose. Ako'y gagawa ng spring roll tuna flakes with biscuit. Ta-ding! Ibang klase ito ha. Paano urin mo? Hi, Ira! Dapat sky plates. Pero itong gagamitin ko kasi salty naman itong biscuit. Dahil, hi, Aglo! Mamaya, ipapa grasa yun ni Tita Nance mo. Kaya si tatlo na lang kayong nahuli. Si ate mo, Lala, napadalahan na. At, tatlo na lang ang hindi inabot sa tindahan, guys. Kasi pag si Tita Nance mapalagay sa kanyang grass, ay wala na siyang datong yung tindahan na ubosan datong. So, tatlo na lang ang naiwan. Pero si Michelle, tapos na rin daw siya, guys. So, yung kay Michelle ay message na lang sa akin na natanggap nyo na, guys. Okay? Si Anna Kaman. Hello, Anna Kaman. Wala dyan si Anna Kaman. Nag-message na sa akin, saka si Chuna Pantilanan. So, hello, Maring Rose. Binigay na sa'yo ni Bising Nancy mo, di ba? So, yan ang aking lulutuin for today is spring rolls, pero tuna. Okay. Tuna. Hi, Ira! So, lalagyan yan ng corianders. Corianders. Okay, corianders. So, dito na muna kayo sa aking maliit na tub. Sa aking hugasan. Dalawa kasi ang aking ano. Kasi yung aking pang white eh. Ayan. Hello, hello, hello. Ito yung aking coriander. Ubusin ko to. Ubusin ko to. Malinis na to. Hugasan ko ulit. Coriander yan. Ano ba ang Tagalog sa coriander, Ira? Ito na ang aking tuna. Kailangan tong i-alisin ang kanyang sabaw. Hindi kailangan ang sabaw, guys. Ito. Ibaba ko na kayo para makita nyo. Ito. Hoy! Bell, bell, banda, bed, hello, hello, belle, bell. Belle, bell. Aglo, hello. Mamaya, Aglo. Mamaya ay ipapadala na ni Tita Nan sa'yo. So, ito nga ay aalisan. Ididrain lang ang sabaw. Ganyan, oh. Ayan, ididrain lang yan. So, ganyan ko na muna yan. So, itong aking coriander. Nakikita nyo ba? Ira! Wow! Magsabing ning pa ako, Lola, at sure, gutom na. Oo, ibang klase itong aking lulutuin ngayon. Coriander ang halo niya. So, hindi siya lalagyan ng kung ano pa. Ayan, coriander. So, guguntingin ko lang yan na ganyan para... Ang gunting dito, guys, ay ginagamit every time. Kailangan ng gunting dito. Gunting sa pagkat ng foods, gunting sa... Itong gunting namin ay hindi ito ginugunting kahit saan. Ito ay gunting sa foods. Sa foods lang to.
Yan, gamit na gamit dito ang gunting. Ayan. Yan ang halo ng ating Shanghai. Coriander. Coriander. Nilya, ano, hilo, hilo. Sana natanggap mo na, Nilya. Kung binigay na sa'yo ni Michelle. Nag-message na si Michelle, tapos na daw siya. So, thank you so much sa admin natin, guys. Tinulungan niya si Tita Nance. Kasi si Tita Nance, guys, si Tita Nance, you guys, ay may sakit siya. Na kahit may sakit siya, tinutulungan niya pa rin ako. Hindi pa siya magaling. Nagpapagaling pa lang si Tita Nance. Soon, magaling na. Kasi nagpapagamot. So, si Tita Nance ay nagpapagamot. Ay, Fernanda Sanggal lang. Oh, si andyan pala si Joselia. Ako'y magluto ng tuna flakes. Tuna flakes Shanghai. At si Lolo ay... Yan. Ganito lang yan. Ito na yung tuna. Maliit lang siya. Yan. Inalis ko yung sabaw. So, ganyanin ko na muna siya. Unti lang siya kasi... Si Lulu ay ayaw naman ito. So, bali para sa akin lang to. Kasi may ginawa na ko kay Lulu. Binidyo ko, hindi ko pa pipopos. So, ganito lang itsura niya ng tuna. Oh, nang alisan na ng sabaw. So, ihulog lang yan dyan. Yung coriander. Yan, ihulog lang yan dyan. Lala, oy, si Michelle Balu nasa IBC mag-grass. Kasi meron din siyang gagrasan. Lagpas din 20 sa kanya ng mga kalalabs ang gagrasan niya. Si Tita nang sapos na, tatlo na lang. Si Aglo na lang, si Juselia at si Maria Ogbor, guys. Si Maria Ogbor, guys. Si Maria Ogbor ay, siya ay nabunot. Pero diba, natawagan siya at na 15 siya. At dahil si Maria Ogbor ay milestone followers at talagang siya ay need. Kaya siya ay binigyan ko na at dinagdagan ko pa, guys. So, congratulations kay Maria Ogbor. Kahit nabilangan ng 15, siya ay nakatanggap, guys. At naalala nyo ba si Chona? Si, anong pangalan nun? Chona. Si Maria Chona Barrios ba yun? Siya yung nag-message sa akin. Akala niya, yung pinapanood niya ay pabula ko yung pala replay na lang. Tuwang-tuwa daw siya. Akala niya daw nanalo siya. Pagtingin niya daw, 7 hours na pala. Sabi ko, sige, mag-message ka sa akin dahil Christmas ay ibibigay ko. At shout out kay... Meron pa kong isang nabunot na nabilangan ng 15. Shout out kay Jesus Bautista. Mag-message ka sa akin na kahit ikaw ay nabilangan ng 15, mag-message ka at ibibigay ko, guys, dahil Christmas. Okay. Merry Christmas. Ganon yun. So, ganyan na siya ang itsura niya. Marami siyang ano, tuna. Ganyan lang, guys. At itong biscuit na ito ay pokpokin. Pok. So, kukuha ako ng towel na malinis. So, ito ay malinis to. Malinis to, guys. So, ganyan lang yan. Ihahalo yan dyan sa aking spring roll. Ibang, uy, Michelle Baldonasa. Ihalo yan dyan sa spring roll ko. Pero ito ay, hindi ito, wala tong tamis, hindi ito biscuit pang bata, guys. Biscuit na maalat ito. Dapat ang kahalo niyan is cake legs. Dahil hindi ako napunta sa Philippine store at gabi na, pinashare ko kayo, andyan na nga ang aking ano. So, ito ay gaganyan din at pupukpukin siya. Ganyan lang. Yeah, kamay lang. Kamay lang at malambot.
pero nilolokitso pa eh. Oh, ayan na siya. Ganyan na siya. Nihalo yan dito. Kala nyo. Ayan. Nihalo yan dyan. Hindi yan matamis sa biscuit, guys, ha? Hindi. Maalat yan na biscuit. Sabi daw ni Lolo, kiss chope! Kiss chope, what are you doing? Joke lang yun ni Lola. Kala nyo, oy. Hindi pwedeng malungkot. Nasyak si Lolo, sabi daw, kiss chope, what are you doing? Ingay mo. Natakot daw si Margo, guys. So, ang halo niyan is, nalagyan niya ng oil. Oil na konti. Ayan. Oh my God. Yan ang aking spring roll for today. Lagyan niya ng asin na konti kasi mahalat na yung biscuit. So, konti lang. Lalagyan niya ng ano, lalagyan niya ng lemon juice. Ayan guys, may lemon juice kami. Lemon juice to. So, papatakan lang yan ng lemon juice. Ayan. Lalagyan niya ng soy sauce. Lalagyan niya ng soy sauce at lalagyan niya ng itlog. So, alam niya na, pwede kayo magluto niya ng spring roll. Pwede yan, pwede yan ganyan. Tuna, oh. Tapos ito na yung itlog ko. Ayan, wala yung flour. Makulit to. Nasyak si Lolo eh. Nasyak si Lolo. So, yan. Tuna. Tuna flakes and biscuit, guys. Mas masarap kung ano, kung sky flakes yan. Dahil wala. Hindi kasi ako nagpunta sa Philippine store. Dahil ako'y namasyal. Di nyo nakita yung aking ano doon. Lagyan niya na paminta. Hoy, Aglo! Aglo, magantay ka kasi mamaya. Mamaya. Pag gising ni Tita Mams. Tatlo pa kayo, Aglo, hindi nabibigyan. Tatlo pa. Lalagyan niya ng pamintang durog. Lagyan natin ng maraming herbs. So, tapos na. Oy, Joselvia! Oh, cherere, cherere daw, ha? Oh. At sana masaya yung lahat. At sana nga kung pwede nga lang mabigyan ng lahat, bigyan ng lahat eh. Kaya lang, hindi pwede. Kasi, uy, loading daw si Miss Silva Donasa. Lagyan pa natin ng oil at very dry. Ayan, pakita na ni Lola sa inyo paggawa. Oh. Kita nyo na yan. Ganyan lang. So, yan na. Tapos, ilalagay na yan sa ano, spring roll. Babalote na yan. Nang manipis, manipis, manipis. Oh. Kita nyo? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba, guys? Ay! Ayan na. Oh, Merry Christmas daw. Ayan na. Oh, sige, guys. Diyan na tayo magawa. May mga pasok pa kayo, di ba? May mga pasok pa ba ang school ngayon? So, dito na tayo. May mga pasok pa. Sige, dito na tayo. At si Lola'y dito na rin uupo. Upo na si Lola. Maglagay na ko ng upuan at ako'y uupo. Nasyak talaga si Lolo, sumigaw. Di niya nabilib. Sabi niya, kiss chope! Kiss chope! Maglove si Lola. Taring! Kala nyo ha, usog-usog doon ang aking camera. Uy, nakikita nyo ba?
ang aking gagawin? Hindi. So, dito ang aking camera. Uy, hello guys! Ayan. Wala sino daw? Wala na po, Lola. Sinong wala? Ah, wala ng school. My God, si Lola talaga na bingi na. Wala na nga daw school. So, ito ang aking ano? Ito ang aking wrapper. Kaya lang yun, ha? Uy, Maring Rose! Walang pasok na. Ah, walang pasok na? Very good. So, mamaya pagising ni Tita Nance. Kasi, yung daw kasing tindahan is naubusan ng pangpapunta sa, di ba guys, sa tindahan niya nagpapasok ng inyong grass, di ba? Naubusan daw. Nagtanong daw kasi yung tindahan, uy, kadamo man gid, sabi daw. Oo, sabi niya. Kaya paluhin mo si ate ko, sabi niya. Wala nang pasok, Mari. Uy, Maring Rose, nabigay na ba sa'yo direct ni Mari mo? Ni busy mong nanse sa kakay Berna. Oh, Merry Christmas sa inyo. Ayan ang aking wrapper. Oy, Nilia Cano, inom tayo. Inom tayo ng kape. Ah, ako tea, hindi kape, oh. Ayan. Yan, tea. Tea for sleeping na kasi matutulog na. Sabi daw ni Lolo, you must sleep, tama ka. Laki na ang inyong eye bags. Ah, okay. Walang problema. Nandiyan na kay Nance ang lahat. So, kay Jocelia nga hindi pa eh. Si Jocelia guys ang number one sa lahat. So, congratulations kay Jocelia. Congratulations, deserve niya yun kasi siya ay talagang nagpupuyat din guys. Saka ano, silang mag-anak. Lahat naman ay deserve. Kaya lang siyempre talagang ganun ang palaro, may nanalo, may natalo, ganun. O, oh, diba? Sabi daw ni Jocelia ganyan. Oo, oh, marunong na ko. Ganyan. Uy, morning ka sa Jesus! I guess, nasa sayo na rin. Kasi nag-message si Michelle Baldunasa. Tapos na daw siya, na-figure out niya rin kung paano. Kasi nasa trabaho ako ni papra-message niya na, Auntie, hindi ako makapasok sa ano. Ngayon, na-figure out niya na paano ang pagpa-dala sa inyo ng grass. Ganon. Si Aglaw ay si Tita Nance ang mapadala. Ganon. Kasi ang kay Aglaw na kay Tita Nance. So, masya na kaya to. Kunti man lang to, eh, wag mong ubusin. Sige, guys. Tingnan nyo na si Lola nyo. Wag nyo nang tingnan si Lola nyo. Ang aking ginagawa na lang. Okay? Kamay na lang ni Lola. Wag na si Lola tingnan na maganda. Talagi yan maganda. Tingnan nyo. Para na kung gypsy. Ganyan ang attire nila dito. Oh, may mga ganyan sila. Oh. Oh, thank you so much. Congratulations, kasag. So, ako'y mag isang gloves lang na kamay kasi kakamayin ko na. Ah, ayan ang aking tuna flex with biscuit. Ayan, kamayin na natin. Tuna. Kala nyo, gayahin nyo yan. Si Lola, masarap yan. Mas lalo kung Skyflex ilalagay nyo. Yan. Ganyan lang yan. Unti lang. Ay, Ugarte Ruho Sharina. Hello. O nga, alam ko na nasa inyo na kasi nag-message na si admin nyo na natapos na daw siya.
At na-figure out niya na kung paano. Ugarte Rojo. Ayan, si Kasag nga daw eh. Nasa kanya na. Ganyan lang yan. Maliliit lang ang gusto ko. So, liliitan ko lang at higpitan ko lang yakap sa kanya at nang siya'y maliit. Pag mahigpit ang yakap ay maliit. Yakapin mo guys nang mahigpit. Ayan. So, ang yakap ng mahigpit ganyang kalaki. Maliit. Uy, tawa man si Lolo. Ayan. Higpitan mo ng malakas sa para maliit lang siya. Oh. Parang kamay ko lang kalaki. Yan ang tona ni Lola. Tona ni Lola. Oh, ano kayo dyan? Upo na tayo dito, usap na tayo. Ayan si Aglo. Alam ko si Aglo ay naghihintay na. Kaya lang sabi ni Tita Nance, pag-gising niya, tulog pa si Tita Nance. Kasi pag malakihan, si Tita Nance ang nagpadala. Ganun. Kasi siya'y hindi mahirapan, guys. Si Tita Nance, guys, yung sisi ko ay may sakit yun. Siya'y nagpapagamot at hindi pa siya magaling. Pero siya'y tumutulong sa akin. Siya ang younger sister ko. Yung nandyan pag ako'y may palaro. Yung nagpipin sa inyo yun. Ganun yung guys. At yun ang sisi kong love ko sa lahat. Sorry, sisi, mga sisi. Kasi bunso siya at siya ang nag-alaga sa mga anak ko. Ganun yung guys. Kumbaga, love ko lahat ng sisi ko, pero doon sa sisi kong yan, siya'y extra love. Ganun. Di ba, Maring Rose? Nandiyan pa ba? Umalis na. Kasi siya ang nag-alaga sa mga anak ko hanggang college. Una muna na maliit pa si nanay ko, nang buhay pa si nanay ko, nang elementary, nang mag-college na, ay nang high school na, dinala na sa Maynila, at si Tita Nance na ang nagnanay sa kanila. Ganun guys. Ako hindi ko nakita ang mga anak ko lumaki. Nasusubaybayan ko lang, araw-araw ako tumatawag, pero si Tita Nance ang kasama nila. Si Tita Nance may dalawang anak na babae. Ganun guys. Mas maliit sa mga anak ko. Kaya yung anak na babae niya is parang mga sister ng anak ko. Ganun yung guys ang kwento. Kaya si Tita Nance is love yan. Love ko yan at love yan ng mga anak ko. Kasi pangalawang nanay yan ng mga anak ko. Oy, alam ko yan Mare. O, alam daw yan ni Maring Rose. Kaya si Tita Nance ay love yan. Love ko lahat ng kapatid ko guys. Pero si Tita Nance is extra love. Lahat sila ay love ko. Pagtungkol sa kapatid ko, love ko silang lahat. Ganun yun. Pero si Tita Nance is extra love. Ganun yun. Kahit ang mga anak ko, love nila si Tita Nance. Ganun. Si Tita Nance ang nanay ng mga anak ko. Di ba nakuwento ko na yan sa inyo na hindi ako ang nagpalaki sa mga anak ko? Support ng pangailangan, ganyan. Pero pagsubaybay sa paglaki, pag-enroll sa school, pag-meeting sa school, si Tita Nance lahat. Ganun yun. Kaya, ganun yun. Kaya si Tita Nance, guys, yung nagpipin sa inyo, kilala nyo na si Tita Nance, di ba? Ganun yun. Kaya, kahit may sakit yun, tumutulong pa rin yung ngayon nga, nag-GCAS eh. Kasi hindi naman mapagod ang pag-GCAS. Ganun yun. Pag may papalakad ako sa Pinas, si Tita Nance. Ganun yung guys. Ganun yung marami akong sisi. At love ko silang lahat, pati ang dalawa kong brother. Kasi may tatlo akong brother, ang isa, wala na, nag-goodbye na. 3 years ago na, nag-goodbye na. Tapos kaming magkakapatid na babae, anim. Isa na ang nawala, yung ate namin. Pinakamatanda sa lahat, so isa na ang nawala.
Tapos isang brother, dalawa na ang nawala sa amin. So, dalawang brother at limang babae na lang, ganyan na lang kami. Ganyan, limang babae, marami kami guys, oh my God, siyam! siyam kami. Anim na babae at tatlong lalaki. Ay, hindi, walo lang pala. Walo lang kami, anim sa katatlong lalaki. Ay, hindi, siyam. Si Lula talaga mali. Oh, yan daw si Nilia, kilala niya. Yeah. Ganun yung guys. Kaya, pre-40 tanans nang gumaling na siya. Ganun yun. Kaya, kahit may sakit siya, okay lang. Kasi daldala lang niya naman ang sakit kasi hindi naman ano. Nalito na daw si Idol. Oo, sa dami kasi namin eh. Siyam. Sabi nga ni Tito Pierre, sila dalawa lang magkapatid. Sabi niya, oh, your mama and papa, so masipag maggawa. Sabi niya. Masipag daw maggawa. Sabi ko kasi nung araw, di ba guys, ang matatanda nung araw, paramihan ng anak. Kasi hindi man uso nung araw ang family planning, di ba? Padamihan ng anak nung araw. Pero ang mga anak ng nanay ko, unti na lang ang mga anak. Dalawa lang na kapatid ko, ang taglima sila. Yung ate kong namatay, lima ang kanyang anak. Sunod yung ate ko sa Amerika, lima din ang anak niya. Ang sunod sa kanila, apat. Dalawang kapatid ko, apat ang anak. Ang sunod dyan, dalawa, tatlo. So, kami, tatlo kami magkakapatid, dalalawa lang ang anak. Si Tita Nance, dalawang babae. Ako, dalawang lalaki. Yung bunso namin na lalaki, dalawang lalaki anak. So, tagi-kunti na lang. Tipid na kami. Tawa si Jusilia. Oh. Pero, yung anak kong nasa Dubai, ayaw niya ng unting anak. Kaya sabi niya, ay nay, ayaw ko ng dalawang anak. Kasi nang kami ni Imon ay bata pa, malungkot kami. Malungkot ba guys? Ang dalawang anak lang. Hello, Jezabel! Malungkot daw sila nang bata pa sila. Kasi dalawa lang silang anak ko. Pag sila daw ay nag-aaway, wala daw nagsasabing, psst, hinto! Ganun, wala. Walang pumapagitna. Tapos pag magkaaway sila, wala silang kabanding. Bali, tag-isa silang kwarto, di sila nagkikibuan. Eh, pero kung may isa pa, eh, di pagbabatiin sila, ganun. Kaya sabi niya, ayaw ko nai. Ay, pero ako sabi ko, dalawa lang, kasi nakatira kayo sa abroad. Hindi uso ang maraming anak sa abroad. Uy, nagpara-anak, guys. Kung sa bagay, di ko naman talaga yan mapipigilan, di ba? Tapos, especially, yung bunso kong anak, hindi sila magkakaanak. Dinagdagan ang dinagdagan sa sunod-sunod. Pero walang problema kasi mga may dalawang prinsesa, ay may tatlong prinsesa na kami at isang prinsipe. Tama na daw yun, apat na kasi. Pigkwinta niya na yung anak niya. Pag edad niya ng 50, mag-graduate pa lang ang bunso niya. So, kayo guys, pag kayo ay kukwintahin niyo rin na dapat maaga pa ay graduate ng anak nyo para mag-enjoy kayo sa buhay. Ganun yun. Kaya lakong lahat daw ang lahat ng kapatid, sabi ni Rose Pardo. Ganun yung guys. Kaya yung anak ko sa Dubai, pigpabayaan ko na yun kahit ako talaga pangarap ko sa kanila dalawa lang din. Pero siya ay hindi nangangarap ng dalawa. Eh, kaya naman nilang buhayin, so bahala sila. Saka sabi nila eh, dinagdagan na namin kasi si Bunso hindi magkakaroon ng anak. Kawawa man si Bunso ko. Pero ganyan talaga, ganyan ang kapalaran, di ba? So, anak na rin nila yung anak ni kuya nila. Mama na din ang tawag sa kanila. So, ang aking apo talaga guys is apat lang. Hindi na madadagdagan kasi yung asawa ng ano ko is apat is tama na. So, ang apo ko talaga ay hindi madadagdagan. Talagang apat lang. Tatlong prinsesa at isang prinsipe lang. Ganun guys, ang kwento.
Ako nga tita na lang apat na girl. Ang pangalawa at pangatlo ko lagi nag-aaway. Oo, kaya kung dalawa lang, kasi na-feel na yan ang anak ko, sila. Sila lang sa bahay, ng college na sila. Ayaw na nilang magpabantay kay Tita Nax, di ba, Maring Luz? Yan ang kwento ko sa buhay. Yung anak ko nang mag-college na ayaw na nilang magpabantay kay Tita Nax, eh may sariling bahay si Tita Nax. Ako may sarili din akong bahay sa malapit kay Rose Pardo, nandyan siya. Kaya kilala ni Maring Rose. Kasi siya ang kumukuha ng mga pag may sulat, ganyan, si Maring Rose ang nagtatago. Nung binata na sila, ayaw na nilang magpabantay. At nang binata pa sila, hindi, wala silang problema sa mga adik-adik. Hindi sila nag-adik-adik, guys. Pero sila'y nag-dota, guys. Galit na galit ako nung araw kidota. Tapos nagbarkada, nag-irinom. Eh, uso naman ang irinoman sa Pinas, di ba, guys? Di ba, mga lalabs, uso? Oh. Uso ang irinoman. So, ganyan, pigdadayo sila ng mga barkada sa bahay kasi sila lang ang manager sa bahay, silang magkapatid. Ginagawa na nilang hotel ang bahay ko. Alam nyo ba, guys? Nasaong kong ako noon, kakapadala ko pa lang ng allowance nila. Tapos eh, mamaya wala na silang kinakain, guys. Sabi ko, asan na yung pinamalingki nyo? Di ba, Maring Rose, alam mo yan? Yung palang mga barkada nila, pagpupunta sa bahay, lalasing na, ang mga pagkain nila, nasa taas lang ng frigidaire, mga dilata. Kasi pag ako'y nagpapadala, mag-grocery na sila, magkapatid, dalawa lang sila eh. Kahit ano, ang gusto nila, bibilihin nila, nilalagay lang nila dyan. Sa ibabaw ng frigidaire, yan. Pile-pile yan dyan. Yung mga bisita nilang mga kaibigan nila, pag-uwi, may dala ng sardinas, may dala ng noodles. Eh, hindi pa katapusan, wala, nakinsinas pa lang, guys, ubos na. Nag-ulam na silang asin. Tuyo na ulam nila, guys. Kala nyo, hindi naman lahat is happy-happy. Ganyan ang kwento ni Lola. Mga ano yun, hindi man naman sila mga loko-lokong nag-ano. Hindi, hindi. Mababait yung mga anak ko, makibarkada lang. Kasi mga lalaki, di ba? Tapos eh, solo lang sila sa bahay. Sila ang manager. Tapos guys eh, ako may package na mga imported na mga kawali, kaldero, mga galing ng Hong Kong, mga imported na gamit. Ipapackage ko yan, nandun na sa bahay. Akala ko, itatago nila sa mga cabinet, tig-display nila. Hoy, hindi! Makinig kayo, guys. Pag nagluto sila, natutong na sila, meron kaming bubon, yung pig-tanggal ang lupa, tapos para hulugan ng basura. Hoy, hindi nila hinuhugasan. Pag may tutong na, hindi sila marunong maghugas, tinapunan nila sa basurahan, guys. Meron doong bukan. Tinapunan nila yung mga ano, kaldirong mamahalin, kawaling mamahalin, mga kutsara. Hi, Jocelyn Victorio! So, ganyan ang kwento, guys. Pag ako yung umuwi, sabi ko, asa na yung mga pirates? Asa na yung mga mamahalin kong gamit? Wala! Wala, guys. Tapos ako'y umuwi at ang bakasyon, nag-gardening ako, nagbungkal, ay nasa ilalim ng lupa, guys. Yung mga kawali, nasa ilalim ng lupa. Nagtaka nga ako ngayon, nagbago na. Oo nga, Mari, ganyan yan. Hindi sila mga yung nag-a-addict or ano, nag-iinom lang sila. Sawa sila sa inom. At barkada, maraming mga barkada pumupunta sa bahay kasi sila nga ang manager, di ba? Tapos eh, marami silang pagkain kasi pag ako'y may padala, nag-grow sila, puno ang frigidaire. Pero hindi yan nag-hahanggang sahod ko naman ulit. Kinsinas palang ubus na kasi kasali ang lahat. Yan ang kwento. Uy, Maria Chuna Barrios, may message ako sa iyo. Doon ta kay Ning Arce mag-message at ikaw ay nabunot kahit wala ka, ibibigay ko dahil Christmas. Doon ka kay Ning Arce.
Tapos guys, ganyan yung anak ko. Mababait sila pero mabarkada sila. Tapos nung dalhin ko sila sa Dubai, guys, ay very good na sila, guys. Hindi na sila nagsisigarilyo. Nauna kong dalhin yung panganay ko. Nasa Dubai ako, dinala ko yung panganay ko. Nagtrabaho na siya sa airport. Nagbago, guys. Kasi bawal sa kaya yung mga asawa niyong para inom, para sigarilyo. Papuntahin niyo ng Arabia. Kasi bawal. Magbabago yan, guys. Yung mga anak ko, hindi naman sila yung mga adik-adik, hindi. Para inom lang. Nagsisigarilyo kasi siyempre barkada, marunong magsigarilyo, di ba? At hindi marunong sa buhay, sige, sige lang, sige, ubos-ubos biyaya sila. Nang mapunta sila sa Dubai, guys, may kahit ako'y nasa Dubai din, may sarili din silang buhay, may sarili ako kasi magkakalayo kami. Nagtatrabaho sila, ako din. May sahod sila, may sahodan yung ako. Marunong na silang mag-budget, di na sila nagbabarkada, at di na sila nagiinom, di na sila nagsisigarilyo. Hanggang ngayon, guys, ang mga anak ko ay good boy. Tanungin nyo yan si Maren Ross pag nagbabakasyon yan sa Pilipinas, hindi na sila nagiinom. Kasi nakandasuka na sila. Kaya yung may mga asawa dyan, gusto nyo magbago, papuntahin nyo ng Dubai or Saudi. Magbabago yan, guys. Yung mga anak ko, hindi naman sila mga bad. Pero sila'y walang bisyo na ngayon at family-oriented na sila. At sila'y nagbabarkada pa rin pero hindi na nagiinom. Yun ang kwento, guys. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa kung mga asawa nyo ganyan. Magbabago din yan. Ang mga anak ko, hindi ko sinabihan magbago kayo kasi napudpud na ang aking laway dyan. Kaiyak ko pa sa kanila magbago, magbago. Pero ngayon sila ay nagkusang nag... Yung siguro naisip-isip nila ay pagod pala magtrabaho. Ay, Gonzales, eh. Yan ang kwento, guys. Kakapulutan niya ng aral kasi pag nagtrabaho na pala, naisip din nila ay pagod palang magtrabaho. Si nanay magpratrabaho, pig-ubos natin. Hindi ako nagsabi sa kanilang magbago. Silang nagkusang magbago, guys. Ako, very proud talaga ako sa mga anak ko. Yan masasabi ko. Kahit si Maring Rose kilala niya. Ang mga anak ko, guys, ay mababait. Noon mabait na sila, pero may bisyo sila. Pero ngayon wala na. Di nagiinom, di nagsisigarilyo. Nagbabarkada pa rin, pero nag-shot, tapos na. Hindi na lunga-lunga tulad nung araw. Mag-shot pa rin at magpagbigyan. At family-oriented, guys. Kaya yung aking mga manugang, masiswerte sila. Masiswerte sila sa mga anak ko, guys. Kaya ganun yun. Kakapulutan niya ng aral, guys. Kasi kaya, yung mga anak niyo kung ano, magbabago din yan. Hindi naman forever na ganyan. Ako, noon, kahit wala ako, yung mga anak ko is araw-araw ko yan tinatawagan. Kalahati siguro ng sahod ko nauubos sa pun card. Yung pupunta, hindi pa uso niya nung araw eh. Pupunta ko sa ano. Nabutan ko pa nga nun nang nasa Saudi ako, guys. Alam nyo, walang communication. Yung tape recorder, yung cassette na tape recorder, ganyan. Gagawa ako ng tape recorder. Magsasalita ako sa tape recorder tapos imimail ko sa post office. Yan ang communication nung araw nung nasa Saudi ako. Yung cassette recorder. Kasi hindi pa usunod ang telepono, ganyan. Tapos nung nasa Hong Kong na naman ako, nasa Singapore ako, nasa Taiwan ako, phone card naman, guys. Siguro 1/4 ng aking sahod na pupunta sa phone card kasi araw-araw ko yung tinatarawagan, lalo pag nagpapasaway kay Tita Nance. Uy, si Tita Nance na partawag, tawagan mo mga anak mo! Sabi daw niya. Oh, ano, pagod na ba kayong makinig? Tapos naman si Lola, bahala kayo, Jod, oy. Huwag kayong makinig kay Lola, oy. Sino ba yung nakikinig kay Lola? Ganun yung, guys, hindi lahat is happy-happiness. Kasi, solo parents lang ako noon, yun. Alam niya ni Michelle Baldunasa, yung dati kong asawa, pero patay na siya ngayon, is tito ni Michelle Baldunasa. Alam niya yan.
Mabait din yung guys. Wala naman akong problema doon na ibang babae, wala. Wala siyang babaeng iba. Kaya kami nung nagkahiwalay kasi irresponsible siya. Ayan, nandyan si Michelle Bull doon na sa alam niya. Very irresponsible, guys. Tapos eh, siya ay may bisyo. Nagsugal, nag-inom alak, nagbarkada. Unahin niya ang barkada. Bago kami. Pero nung nagkahiwalay kami, pagsisave ko yung marriage namin kasi hindi ko pangarap broken family, pero talagang hindi. Kaya pighiwalayan ko ng tuluyan, pero hindi ako nag-asawa, guys. Ngayon lang ako nag-asawa. Nang ang anak ko ay nasa Dubai na, sila nang nagsabing, nayanap ka na ng magiging kasama mo sa buhay. Kasi sila nag-asawa na. Tapos eh, hindi nyo alam, unang boyfriend ng, unang girlfriend ng anak ko, iniyakan ko yan. Kasi ayaw ko sila mag-girlfriend nung araw. Kasi sabi nila sa akin, Nay, huwag kang mag-asawa, tangami, hindi mag-girlfriend. Uy, nag-girlfriend pag college na, iyak ako, guys. Naranasan daw yan ni Ugarte ni. Oo, guys. Yung pangako nila sa akin, hindi sila mag-girlfriend, kaya hindi rin ako mag-boyfriend. Kasi bata pa ako na magkahiwalay kami ng asawa ko, guys. 29 years old pa lang ako, ma-30. Yan, ang edad ko. So, pwede pa ako mag-asawa, pwede pa ako mag-anak. Pero hindi ko yung ginawa. Ngayon lang, kasi sila nang nagsabi sa akin na mag-asawa ka na, Nay, para may kasama ka din sa buhay. Yun ang sabi nila. Pero kung nung magkahiwalay kami, nag-asawa agad ako, may anak akong iba. Kasi bata pa ako eh. 29 to 30 years old pa. Kaya ganun yung guys. Ganun ang kwento. Bait naman. Oo, mabait na sila, pero noon hindi. Pasaway yan. Hindi naman pasaway na ano. Tapos eh, gabing-gabi na hindi yun umuruwi, nandyan yan sa labas. Kanya-kanya silang barkada. Pero sawa ni Lord, bago na sila guys. Talagang mapagmamalaki mo siya pag makita nyo ang mga anak ko. Mga responsible sa pamilya. Tapos family oriented sila. First, family first. Pero nagbabarkada din sila. Pag may nagpa-shop, ma-shop din sila. Pero pamilya ang una nila kasi bakit daw nila gagawin na naranasan nila nang bata pa sila. Ayaw nilang mag-abroad at nakita nyo ang mga poko guys. Kasama nila sa Dubai kahit mahal ang living doon. Kasi ayaw nila na hiwalay ang mga anak kasi naranasan nilang walang nanay, walang tatay, auntie lang, ganun. Naranasan nila yan. Kaya yung mga apo ko, kahit mahal ang way of living sa Dubai, kasama nila ang mga apo ko. Kahit anong mangyari daw, lagi nilang kasama, hindi nila iwanan para mag-abroad lang sila, hindi. So, kasama nila ang mga apo ko kahit hindi sila mayaman, kinakaya naman nila. Ganun yun. Ay, Maurice Labdo, nakuha mo na. Uy, si Imelda Birgiga, nandiyan pala. Aram daw ni Imelda. Yung tito ni Michelle Baldunasa, andyan siya. Kilala yan ni Michelle, wala ko doon masabi. Mabait siya as mabait. At hindi siya ng babae. Hindi, guys. Ang problema lang doon, tabiri irresponsibly, wala kang bukas. Walang bukas. Kasi, una sa kanya is barkada. Kahit nagbabagyo, nung araw, is nagtutuklap-tuklap ng atip namin, naulan na kami ng mga anak niya, siya nandoon, sa may patay, sa nagbibilar at nagsusugal. Alam niyan, wala, alam niyan kahit isabi ko pa yan dito, alam niyan. Pero kung tungkol sa babae, wala, well, hindi ako magsasabing may babae siya, ganun hindi. Hindi sa babae ang dahilan ng paghiwalay namin. Irresponsible. Ganun. Very irresponsible. So, bawo din dyan si Michelle kasi alam niya yan. Kaya,
Ganon, pero kaya ako nung ako bata pa na naghiwalay kami, hindi ako nag-asawa kasi ginusto kong maghiwalay kami. So, kailangan kong bigyan ng magandang future ang anak ko kasi hindi nila ginusto yun. Diba guys? Ganon yun. Kaya ako ang nagsakripisyo talaga na hindi ko naranasan silang lumaki. Hindi ko naranasan ang mga Pasko-Pasko nung araw. Hindi ko yan naranasan, guys. Sa abroad, guys, akala nyo. Dito lang ako nakaranas kasi siyempre iba na kasi may asawa ka na. Iba na, hindi ka naman focus sa trabaho dahil ang trabaho dito per hours. Hindi naman doon sa katulad ng Singapore o ano. Ang trabaho doon 24 hours. Naka-stay ka sa amo mo. Ganon. Dito hindi. Uwi. At per hours ang trabaho dito, mamili ka. Ganon. So, magkaiba yon. Ako, nang ako'y magkahiwalay kami, hindi ko naranasan ang mga Christmas na Christmas na yan, guys. Hindi ko yan naranasan. May pera nga ako. Lahat ng mga gusto ng anak ko, nabibigay ko lang, guys. Lahat ng gusto nila. Pero ang kapalit nun, hindi ko naranasan ang Christmas. Hindi ko nalang nakita silang lumaki sa telepono lang. Wala pang video call nung araw. Telepono lang, boses lang nila. Pero pigtis ko yung kasi binigyan ko sila ng magandang bukas. Tapos marami sa akin ang liligaw, hindi ko inintindi, guys. Kasi sabi ko, mga lalaki ang anak ko, mahirap tanggapin ng second father. Ang mga lalaking anak, mahirap tanggapin ng... Meron din, pero karamihan ay ayaw nila sa anak na lalaki ng mga stepmother, stepfather. Pag babae, pwede pa. Pag lalaki, mahirap tanggapin. Unless, puriner ang asawahin mo, guys. Ang puriner tanggap. Ganon. Pero pag Pilipino, hindi. Ganon yun, guys. Ayaw ko ang anak ko makaranas ng ganon, kaya ako'y nagsakripisyo talaga. Ganon yun ang kwento ng buhay ko, guys. Diyan lang. Oo. Kaya, hindi ko yan nakitang lumaki. Narinig ko lang mga boses nila. Tapos pag nagbibidyo, pag nagano sila, nagbibidyo sila, pinapadalan nila sa akin. Ang nakaranas ng pagpapalaki sa anak ko, si Tita Nance, guys. Kaya alam ko yan si Tita Nance. Ganun yun. Si Tita Nance lahat. Nag-school sila, maglaban ng uniform, si Tita Nance lahat. Tapos may patawag ang school, si Tita Nance. Nag-graduation nga yan, nag-pining nga yan, anak ko, guys, iyak ako. Yung anak kong panganay, nag-pining nung nursing siya. Alam nyo ba kung sinong kasama niya? Dapat ang magpipin sa kanya is magulang, diba? Dapat si Tita Nance, may nilakad ata si Tita Nance noon na importante. Alam nyo mo kung naiyak ako sa picture noon. Pining ng anak ko, alam mo kung sinong nagpining? Si kapatid niyang bunso, silang dalawa. Nagpipining siya kasi maglalagay ng pin dyan kasi sa nurse, di ba, magpipining at candlelight. Oh, silang magkapatid, guys. Ganun yun. Oh, ayan, tapos na. Oh, tapos na rin ang kwento ko. Sa susunod na naman. Itutuloy. Parang serye. Oh, ano na, guys? Natuwa ba kayo sa aking kwento? Ganun yung, guys. Ayan si Michelle Baldonasa. Alam niya ang totoo. Maraming nakakalam ng totoo. Ganun yun. Pag nagkaiwalay kami ng asawa ko noon, is may dahilan. Pero pagbalik-balikan ko siya nung nasa Saudi ako, binalikan ko pa siya. Pero nang nasa Singapore na ko, tinuluyan ko na siyang hiwalayan. Kasi, hindi talaga nagbabago, guys. So, pigtuluyan ko nang hiwalayan yung ano. Pero patay na siya ngayon. Ganun yun. Ganun yun. Tawa si Agloo. Nabitin kami. Serye! Serye daw ang buhay ni Lola. Pero ganun yun talaga, guys. Kaya ang apo ko talagang apat lang. Hindi na madadagdagan kasi yung... Manugang ko ayaw na rin. Yung anak ko ayaw na rin kasi apat daw. Pagkwintahin na nila ang edad ng mga anak niya, ng bunso, pag nag-college na, 50 na ang edad nila, matanda na.
bago mag-graduate. Eh, kung gagawa pa daw sila ng baby ngayon, eh di, 16 years old na, may paaral pa silang college. Kaya, hanggang 50 na lang daw. So, ang aki talagang apo, guys, ay tatlong babae, isang lalaki lang. Yun lang talaga. Kasi, ang bunso ko, guys, hindi sila magkakaanak. Ganun yun. Kasi, yung manugang ko, dalawang beses nagbuntis, eh, to fake yung sa ano, yung, anong tawag nun? Yung nasa tube lang. So, yung nasa tube lang, yung pagbuntis niyang una, pigkat. Tapos, may pag-asa ka pang magbubuntis ka pa ulit kasi may tube ka pang isa, di palupyan tube ang tawag. So, ectopic pregnancy. Ectopic. Ectopic ba o ectopic? Ectopic. Tapos, eh, dyan, nagtubo yung baby, pigputol na. So, parang legit na yun, di ba? May pag-asa pa. Dito sa isa. Dito naman sa isa, doon na yan sa Dubai. Pag yung isa, nasa Pilipinas siya, pighiwa. Parang nanganak dito. Shhh, parang painte. Yung panting, ano, kasi high-tech sa Dubai, yung pangalawa niya naman, dito na naman sa isa, hindi na siya pighiwaan, guys, kasi high-tech sa Dubai. Alam nyo kung, di ba dito, eh, putol na sa Pilipinas ginawa, parang nanganak din siya. Yung manugang kong yun, yung anak ng bunso ko. Tapos yung pangalawa na niya ng buntis, kasi 2 times na ng buntis, ectopic na naman, guys, sa tube na naman. So, sa Dubai, dahil, ano, dahil high-tech, alam nyo ba kung saan dumaan ang tube, ang laser? Sa pusod. So, ganun ka high-tech, guys, na pag-iwanan na sa Pilipinas. Sa Pilipinas, hihiwain ng parang laki-laki. Kling! Ganon. Sa Dubai, guys, is high-tech. Lalo na dito, high-tech. Sa Dubai is high-tech. Nang siya'y magbuntis ulit, hindi na siya pighiwaan kahit saan-saan. Sa puso dumaan. Oh. Kaya ganon talaga, guys, ang kwento ko sa inyo. Ah, ectopic, sabi ni Jocelia. Ectopic, hindi ectopic. Ectopic nga. So, yan ang kwento talaga, guys, sa aking mga apo. So, talagang 4 lang kasi ayaw na rin ng anak ko, panganay, manganak. Tama na daw yan, 4. Eh, yung bunso ko naman, walang pag-asang sila'y manganak unless na sila'y magpa BIP. Ano ba yon? Yung vitro-petrolizer ba yon? Yung BIF. BIF ba yon? BF. Yung vitro-petrolizer na i-inject dito sa matres. Ganon. Magkakaanak sila. Eh, mahal yun, guys! Pangmayaman yon. Hindi kami mayaman. Mahal yun. Pang-artista lang yun at pangmayaman. Yung tigi-inject dyan, no, para magbuntis. Eh, masaya naman yung bunso ko at yung asawa niya kahit wala silang anak. Kasi pag gusto, meron pa silang alaga ngayon na anak, si Nana yung pusa. May anak na sila, si Nana. Ang pangalan ng pusa nila, si Nana. At pag sila'y nagbabanding, kasama nila yung 4 kong apo. Yung 4 kong apo, ang tawag sa kanila is Papa at Mom. Papa and Mama sa mga mami nila, mami at daddy. So, yun ang mga anak nila, yung pamangkin nila. Ganun yun, guys, ang kwento. Ay, hindi. Hindi. Parang maliit lang siyang tube na ganyan, Noemi. Maliit lang siya kasi high-tech na eh. Hindi nga. Di ba sa puso talaga may butas yan? Sa butas ng puso, doon bigdaan yung maliit na tube. Yung parang nakalagay sa ano, sa monitor, yung ano, yung ganyan, tube na ganyan, sinisip-sip yung dugo. Ganon. Pero hindi na siya pwedeng magbuntis kasi pigsarahan na yon. Pigsarahan na, so hindi na pwedeng magbuntis. Ganon. Oo, high-tech nga, hindi, higiwaan, hindi. Ang puso natin, may butas yan. Nandyan ang tiyan natin.
direkta yung saptya natin, di ba? Yung pusod natin, dyan kumakain ang baby ng bata, ang baby ng pagkain pag nasa tiyan pa, pag lumabas na, puputuli na kasi kakain na ng galing sa dito. Doon dumaan sa tube na yun. Kaya hindi pwedeng maging malaki, maliit. Nag-expand yun kasi tube. Pero ang pinasok, maliit lang na machine. Yung parang charger, ganito o. Parang charger, ganyan o. Ganyan, bendable. Tapos may hinigop yung dugo, ganun. Ganun lang. Oo, pero dyan sa Pilipinas, nang una niyang magbuntis ectopic, sa Pilipinas siya nagpaano, nagpagamot. Ang ano niya, ang hiwa niya parang nanganak ng bata na sasaryan, pante, ganyan. Grabe! Kaya parang nanganak na din siya. Ay, Gonzalez! Parang nanganak siya. Kahit wala siyang anak, parang nanganak siya. Kasi ganun ang hiwa. Buti na lang nung pangalawa niyang buntis, nandoon na siya sa Dubai, bumalik na. Kasi nung una sa Pilipinas, tapos bumalik na siya sa Dubai at nagtrabaho na ulit. Nagbuntis na siya. High-tech sa Dubai. Nang na-hospital siya ngayong araw na to, kinabukasan, pinauwi na siya. Pero sa Pilipinas, one week, 2 weeks ata siya sa hospital. Oh my God! Kaya ako, guys, tanungin nyo, gusto bang umuwi nila ula sa Pinas? No! No! Bakit? Takot kaya ako sa Pinas, guys. Takot akong umuwi talaga. Pero umuwi din ako. Pero takot ako dyan umuwi. Kasi pag ako yung umuwi, alam niya ni Maring Rose, na hospital ako sa migraine ko. Grabe ang migraine ko, guys, pag ako yung umuwi. Kasi may init sa Pilipinas, di ba? Akala mo ako'y naglilihi. Kasi ako'y nagsusuka sa migraine. Tapos nagluluha ang mata ko, nagsusuka. Grabe ang sakit. Ganun. Na-hospital ako, guys. Kasi hindi, nagiging malnourished na ako, payat na payat. Kaya kahit nung araw, payat na payat ako. Kasi isa pa yung migraine ko. Every month, umaatake. Ganun. Kaya pag ako'y may migraine, 1 week, hindi ako kumakain, guys. Kasi walang lasa. Tapos pag ako'y kumain, susukahin ni Lola. Yun ang sakit ko, guys. Pero very healthy ako. Pero yun ang sakit ko. Migraine. Pero ngayon, nandito na ako sa Europe. Noong mga unang-unang dating ko dito, nagma-migraine pa ako pa isa-isa. Pero ngayon, wala na ako migraine. Kahit nagpupuyat ako, wala nang migraine. Pero noong ako yung nasa Dubai, pag ako'y nagpuyat isang araw, bukas masakit ng ulo ko. Pero dito, alas stress ako, natutulog ka. Kasasagot sa inyo, kay internet, hindi pa ko. Nagkibot-kibot lang yung ulo ko. Di na ko sanay dito. Di na po sanay. Hindi naman sa di na sanay. Gusto ko rin. Pero, di ba, meron talagang, hindi na nga ako sanay dyan kasi matagal na kong 1 year old, magto 2 years old ata yung bugso ko nang ako'y magsimulang mag-abroad. Siya ngayon ay 36 years old na. 36 ata o 35. O ilang taon ako nag-abroad. Lagi ako nasa abroad. Pag ako yung umuwi ng Pilipinas, 1 month. Tapos balik na naman ako. Sa iba-ibang, ano, pagtapos ko ng kontrata, punta na naman ako sa iba. Hindi lang sa, hindi ako nagtatagal. Nagtatagal din ako. Pero kahit gusto ako ng amo ko, yun nga sa Singapore, iniiyakan ako 5 years. Kasi yung mga alaga ko, ako nagpalaki, ako ang nagpataba. Iriyakan sila pati amo ko. Pero gusto kong pumunta ng Taiwan nung araw. At sa Singapore, mag-apply ka ng papuntang Taiwan. Merong agency doon, papuntang Taiwan. Pag-apply ko ng ganyan, nakuha agad ako. Libre ticket, libre lahat. Tapos mas mahal ang sahod. Ganun yung guys. Ganun ako nung nag-abroad ako, guys, pag hindi ako inayawan ng amo ko. Iniiyakan ako pag ako yung malis na. Pati mga alaga ko, iniiyakan ako. Pero sa Hong Kong ako nagtagal, 9 years ako sa Hong Kong. Tapos umuwi ako ng Pilipinas. Pagkatapos kong uwi ng Pilipinas, nag-Dubai. Nag-Abu Dhabi na ako. Abu Dhabi. Hindi na ako nag-domestic helper, guys. Kasi sabi ko noon, graduate naman ako ng cosmetology. Bakit di ko gamitin sa UAE?
So nag-apply ako ng cosmetology ng beautician, ng hairdressing, kasi all around ako marunong ako mag-gupit, manicure, pedicure, rebonding, lahat yan, kulot, basta lahat, all around. Lahat yan, marunong ako, guys. So, marunong naman talaga ako dati niyan. Hindi ko lang ginagamit. So, sabi ko, tumatanda na ako, hindi forever ako mag-domestic helper. Kasi, siyempre, tumatanda ka na, hindi ka na malakas, mapagod ka. So, nag-apply na, pigbago ko na ang aking ano, naging pagpunta ko ng UAA, hindi na ako domestic helper. Hairstylist na ako. Ganon yun. Ganon yun. Ligo na daw si ano. So, ganon nga guys. Thank you so much sa aking spring roll. Tuna flakes and cracker spring rolls. So, ayan na. Ayan. Nilalagay yan sa freezer. Hindi naman yan kakainin. Tapos na kami kumain 11:30 na. Yan ay ilalagay ko sa plastic, sa ziplock, ganyan. Tapos ilalagay sa freezer kung kailan namin kakainin. So, yan ang kwento ng lola niya. So, bye-bye na! Yung mga hindi pa napapadalhan ni Tita Nans, mapapadalhan na yan mamaya. Okay? Thank you so much sa pakikinig niyo kay lola niyong makulit. Bye na guys! Thank you so much! I love you all! Bye-bye! Uy! You going to sleep? What are you doing? I'm going to sleep. Oh. You want to eat biscuit again? No. What are you eating? Chocolate. Kakain daw siyang chocolate. Ha? Chocolate. Chocolate with what? You eat so much! Almond. Almond! No, I don't like. Kain daw siya guys ng chocolate! So, thank you so much, guys!